Okay, rotating the screen. Looks very identical sa isang Dodge Charger na muscle car. Yung delivery ng electrified power niya, nakakabigla rin. Hindi mo ma-anticipate. Yun yung maganda at yun yung nakaka-enjoy. Yung talagang tatawa ka, hahalakhak ka. Up until dito lang sa backseat ito, hindi aabot sa third row. Kawawa naman. Ay dragon face design. Around 130-140, tapos pagbaba ka ng 100 kilometers, alam mo, nakaka-boring. Parang nagkakaroon ka ng anxiety. Kaswabe, this is the 2024 BYD Tang EV and it is an all-wheel drive mid-size crossover SUV. I want to say thank you to BYD Philippines for letting me experience this most expensive model on their fleet. Sa lahat ng information, Kaswabe, nandyan lang sa description below. Anyway, meron tayong Dolphin, Ato, then yung Super Salon na BYD Han. And this one, Kaswabe, minana niya ang ultra electrified performance ng isang Han sa isang family SUV. Kung tatanungin mo, Kaswabe, sinabi ko most expensive kasi mas mahal ito na almost 200,000 compared doon sa Super Salon na Han. But wait, ano ba ang pwedeng i-offer nito sa isang dining table? Yun ang kinakailangan natin alamin. Pero nagpakilala ito as the second generation kasi it started 2015. Plug-in hybrid pa yun, Kaswabe, with dual motors. Ang combined power nun, umaabot na kagad ng 498 and 830 Nm of torque. Ngayon, kung aalamin naman natin ito, this is a full electric vehicle, Kaswabe, na umaabot ang kanyang mileage ng 530 kilometers using a blade battery, which is special. Ang pagkakaalam ko, ginagamit ng Model Y ang battery ng BYD. Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang kanyang insane details ng exterior, ano ang impressive ng mga technology nito. Tapos behind the wheel naman tayo para alamin natin ang kanyang dynamics sa test drive because, believe me, Kaswabe, you will lose your consciousness once na inapakan mo ang kanyang accelerator. Kaswabe, let's begin. Simulan natin ang mga notable feature inside the BYD Tang. Kung makikita mo, Kaswabe, ala business class or executive class talaga yung datingan dito. Pagpasok mo pa lang, lahat na ng sangkap ibinigay sa atin ng BYD Tang. Actually, sa lahat yata ng electric car, pa-improved ang pa-improve lahat ng mga nire-review natin. Kung check mo, okay, meron siyang piano black material, tapos meron kang art, metal piece. Then sa ilalim nito, naka-alcantara tayo. Nag-roll over siya magmula sa door panel hanggang dito sa passenger, hanggang dito sa driver cockpit. Ang ganda with contrast stitching ito, nakakulay ng mga seats natin. At alam mo, ang nagpa-impress pa sa akin dito, yung kanyang mga character lights. Yung iba, isang strip lang ng character light, okay na. Pero ito, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ginawa niyang apat. Ang malupit pa niyan, Kaswabe, even sa kanyang instrument cluster, naka-rollover yung mga ambient lighting natin. Pwede mo yan baguhin. Actually, pwede mong paglaruan. One hole, pwedeng sa front, pwedeng sa rear, magkaiba yung sa harap, magkaiba yung sa likod. Tapos, syempre, nandyan pa rin yung music rhythm. Once na nagpatugtog ka ng music, of course, nagbabounce yung mga lights natin, naglalaro, they are dancing. Tapos, meron ka rin dynamic colors kung ayaw mo naman ng music rhythm at medyo sensitive yung mata natin sa mga flashing lights. Meron pa yan mga title ng Sea and Stars, Tropical Flare, Colorful Spectra. Ibig sabihin, iba-ibang datingan yung ibinibigay sa'yo na character lights dito sa ating BYD Tang. Next, Suave Cool feature, Kaswabe, ay matatagpuan sa ating center console. Ang ating gear navigator, mukha siyang ulo ng Cobra with light details. Ang nakakatuwa pa niyan, yung e-brake nakapwesto dito sa gitna. Pero ito, nag-auto disengage and auto-engage siya. Once na ilalagay natin ang gear navigator natin sa drive, magre-release yung e-brake niya. Pag nag-park naman tayo, automatic naka-engage ang ating e-brake. O, di ba?
Some other automobile, hindi sila nagtutugma ng blending. Pero ito, ganun yung functionality niya. Tapos yung cup holders natin, napakalalim. Some other automobile din, nakaharang ang mga cup holders sa mismong paghawak natin sa gear selector. Then, ang wireless charging platform natin ay matatagpuan sa gitna. Ang nakakatuwa pa niyan, glass nga pala yung switch natin for the start and stop. Okay? Sa gitna rito, yung center armrest, hindi lang basta ito center storage. Although this is very deep, pero makikita natin lahat ng USB ay kinikater niya. USB Type-C and Type-A. Tapos, meron ka pang lalagyanan ng micro SD card dahil dito sa ating infotainment system, pwede ka nga palang mag-record dito inside the cabin. So, ibig sabihin, pwede ka mag-picture, pwede ka mag-video, pero hindi lang pwede siya while you are driving. Of course, for safety purposes yon. Pero ang nakakatuwa niyan, dahil napakalaki ng ating infotainment system, kitang-kita nyo yung sarili nyo rito ng buong pamilya at kung ano yung mga souvenirs natin and remembrance pag ginamit nga pala ito sa mga adventure. Next na Swabby Cool feature ay nabanggit na natin kanina. Actually, this one, ito ang pinakamalaking infotainment system na nakita ko sa lahat ng automobile brand. Actually, mas mahaba pa nga ito kaysa sa mga Tesla. Anyway, this is 15 inches or 15.2, alam ko to be exact, na pwede mong gawin na portrait or landscape, depende kung ano ang iyong inahanap na pangangailangan. Actually, Apple CarPlay and Android Auto compatibility ito, pero wireless ito kaswabe. At napakarami nitong themes and wallpapers na pwedeng pagpilian. Actually, there's so many choices. Buti na lang yung kapatid ko sumakay dito. Kinalikot niya, tapos nakita ko ang daming pwedeng pagpilian. Ang nakakatuwa pa rito, yan, rotate lang natin yung camera. Yung 360 surround view camera niya pwedeng maging 3D or 2-dimensional lang. Tapos pwede maging transparent, pwede rin makita yung color ng sasakyan, kaya lang kulay white yung pinaka-object dito. Pero hindi lang doon nagtatapos, kasi yung measurement ng mga approaching objects kaswabe, kumbaga sa iba, meron lang alarm system, di ba? May green, tapos mag-yellow, pag malapit, magiging pula, syempre, pabanggana. Pero eto, kaswabe, makikita mo yung measurement, 100 centimeters, 50 centimeters, 40 centimeters, ibig sabihin, kaya mong i-consume yung pinaka-remaining space niya. Tapos, while you are driving, pwedeng nakababad lang yung camera mo. Side angle ba yan? Pa-backwards ba? Pa-front ba? Doon sa front bumper, nakikita mo yung camera, ang linaw niya, even though kahit araw or gabi, napaka-intense ng kanyang advanced technology. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk, kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Next up kaswabe, because this is a high performance family SUV, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ang kanyang mga seats. Actually, they are using Napa leather. Tapos grabe yung support, because kung mapapansin mo, yung side bolsters are very tight. Because pag magkakaroon ka ng maniac drive purposes, kayang-kaya kanyang saluhin nito. Then meron kang extension ng ating tie bolsters. Okay? Ang naalala ko sa mga seats nito, kasing premium ng mga Aston Martin and syempre yung mga Bentley Bentayga. Yung seat adjustment, memory seats, 1 and 2, ibig sabihin for you and son mo or family or kaninong relative man. Meron tayong seat ventilation and heating, hindi yun nakalimutan. Akala ko nga magkakaroon ako ng head scratcher dito, pero hindi pala. Ang importante dito, meron kang equipped na seat massager
And napakadali because it has a physical switches na matatagpuan lang dito sa gilid. While you are configuring it, ang makikita mo rito, meron siyang level, tapos yung mode pwede siyang iba-iba eh, hindi lang sa lumbar adjustment, as in buong likod. Pwedeng relax mode, relieve mode, wave mode, pulse mode, and stretch mode. Ang dami, it has 5 massage modes. At saan ka nakakita ng ganyang klaseng mga massage seat sa isang Chinese electric vehicle? Next up, kaswabe, hindi makakompleto ang ating intense na advanced technology dito kung wala tayong high definition display sa ating driver cockpit. Ngayon, very common na yung pwede natin iusog yung height and brightness. Pero eto, even the angle, pa-diagonal siya. Hindi ko maintindihan kung sinong tao ang magdadrive ng ganon. Pero at least, binigyan tayo ng matinding option. Pero yan, meron tayong mode settings dito na pwedeng classic or slow. Pag classic, all white ang makikita natin dun sa hood display. Pero meron siyang tinatawag na snow kasi yung pinaka-speedometer natin na digital magiging frost blue ang kulay niya. So ibig sabihin, mas kakaiba at mas mapapansin mo kung ano na ang nangyayari sa iyong hood display. Ang pinakahuling i-discuss natin, kaswabe, it's all about the steering wheel. Actually, naka-receive ito ng second facelift sa kanyang second generation, and mas pinaganda na ang logo ng BYD. Mas naging elegante na, unlike dati na parang bilog lang siya, tapos nandun yung lettering ng BYD. Ito, mas naging expensive tingnan. Tapos, leather wrap ang ating steering wheel, and yan, semi-flat bottom, okay? It has those innovative switches na matatagpuan dito kasi some other functionalities dito sa infotainment system or sa center console. Pero ito, as driver, pwede ka na magkaroon ng shortcut. Like for example, pag gusto mong i-rotate ang screen, habang nagda-drive ka, pwede mo na kagad pindutin. And while you are cruising, nagtatransform rin ang posisyon ng ating infotainment system. Ngayon naman, pag gusto mong i-check kagad kung ano yung camera natin, pindutin mo lang dyan sa switch. Then, yon, meron kang tatlo ritong column na which is iba-iba yung pinaka-angle natin. Matatagpuan yung 360 sa harap and bawat gilid natin, lalong-lalo na pag iwas gutter, ang dali lang tingnan, kaswabe. Again, meron itong mga measurement. Kaswabe, madako naman tayo sa kanyang exterior here in the side profile. It has that blazing appearance kasi ang kakaiba sa kanya, yung C-pillar natin dito sa window frame, ang seamless ng itsura, yo. Diba? Akmang-akma para sa kanyang aerodynamic efficiency. Actually, ang dulas talaga kung titingnan mo eh. Eh, ayun lang, mayroon siyang sleek appearance. Mahilig tayo dyan eh. Sleek and sharp. Sa kanyang wheels and tires naman, alloy wheels ito, wrapped with Michelin Pilot Sport 4. O, diba? Binusog talaga. Branded yung sapatos natin. Hindi lang dyan nagtatapos kasi naka Brembo brake calipers pa tayo. Pero dito lang naman sa front wheels natin. Doon, hindi tayo naka Brembo. Anyway, ang sukat nito is 265, 45, and R21. Meron tayong NFC card na tinatawag yata. Itatap lang dito sa side mirror. Pag hindi natin dala yung key fob, pwede na siya magbukas pero wala lang tayong dala. Okay? Camera dito for the 3D surround view camera. Then yung door opening handle natin, may switch. Once na ang key fob, of course, nasa katawan lang natin, pwede na tayo magkaroon ng smart entry. And etong mga sidings natin is brushed aluminum. Even the roof rails is brushed aluminum. So madako naman tayo dito sa rear fascia. Ang haba ng ating third brake light. Then shark spin antenna. Pero ang paborito ko rito na pangitain sa kanyang rear fascia, naka dual LED tail bar tayo. Kung other automobile, isang strip lang ng tail bar, pero ito, dinoble niya. Then this one looks very identical sa isang Dodge Charger na muscle car. Anyway, nandyan yung BYD na script, wala na yung luma, yung bilog. Tapos meron tayong hands-free kick sensor. Yan o, di ba? Ang dali lang ng mga upuan i-tumble down. Alam mo, mas boto lang ako kaswabe kesa yung mga switch dito sa gilid kung kakapain mo pa. Ito kasi, ang dali lang nasa harap mo, okay? Hatakin mo lang, tulak mo, hatakin mo, tulak mo. Well, pag nakatumble down din yung second row seating natin, ang maximum storage capacity na pwede natin makuha ay nasa 1,655 liters of space. Then meron pa tayong power outlet dito sa kaliwa. Nandito yung mga tools natin and ito naman ang kanyang portable charging. May fast charger dyan, tsaka yung standard charging natin. Pwedeng pindutin dito, pero mas saucy kasi pag tinadyakan mo lang dito. Be patient. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Next naman tayo.
kaswabe moving sa kanyang front business. Anyway, may kwento lang ako yung nakaraan, nasa Trinoma ako, nag-charge ako sa BYD Tang, katabi ko ang isang BMW X3. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, pagtatanggalin ko yung brand or hindi ko alam ano ang pipiliin ko when it comes sa kanyang look, okay, or styling. And magugulat ka kaswabe, para sa akin nanalo ang isang BYD Tang. Yung pagkapogi niya, hindi naman super flashy and in your face. Hindi rin super malandi yung style niya. Para sa akin, swabe lang. Tapos, yun nga, mananatiling slick and sharp yung itsura niya. Parang, di ba, sa mga katulad ng Tesla. For me, pag electric car, mararamdaman nyo rin ito. Hindi siya nagkakaroon ng mainit na singaw. Because, syempre, yung iba, of course, may makina. Pero ito, ang mainit lang sa kanya yung bonnet. Pero hindi umaabot dito yung singaw. Kaya okay lang na nakabukas yung aircon doon. Para pag nainitan ako, pumapasok lang ako doon kaswabe. Brushed aluminum, okay? Ang ganda ng combination, no? Tapos, yung mga side pocket natin, functional yung mga air curtain natin doon. LED DRL and adaptive nga pala yung mga ilaw natin na projector bulbs. Anyway, ang tawag nga pala dito, okay, dahil sa nag-design na si Wolfgang Joseph Egger ay Dragon Face Design. Siya nga pala ay isang German nationality and formerly head designer sa European auto brand. Nandyan yung Alfa Romeo, Audi, Lamborghini. Pero since 2017, BYD head designer na siya. Kaya naisagawa ang ganitong klasing itsura. And for me, feeling ko lang, kung mag-i-stick sila sa ganitong itsura, alam na alam mong BYD talaga. Pag-usapan naman natin ang kanyang electrified power specs. Meron itong 108.8 kilowatt blade battery, which is yun yung specialty niya. Front motor na kapag-deliver ng 241 horsepower and 300 newton meter of torque. Rear motor naman can send 268 horsepower and 300 newton meter of torque. Combined electrified power is 509 horsepower and 700 newton meter of torque. Kaya naman walang imposible rito kaswabe dahil aabot ka ng 0 to 100 ng 4.9 seconds and hindi ka magkakaroon ng range anxiety. Kasi yun yung pinaka-useful thing niya, having that blade battery, mas napapanatili niyang mahaba ang ating driving range na umaabot ng 530 kilometers. Okay? Siyempre naman, siguro makakapagplano ka na nun kung saan ka next makakapag-charge sa bawat drive points natin. Kaswabe, welcome naman sa ating backseat. Pero hindi na ako nagpunta sa ating third row. Kasi likewise, pang mga kids lang ang para dito, amenities na makukuha nila. Meron kang window, vents, then LED map lights. Tapos kung ano yung klase ng material and pattern na mga upuan natin, ganun rin yung marireceive nila sa ating third row. So this is a mid-size crossover SUV na 7-seater, 2 plus 3 plus 2. Anyway, alam ko meron pang option na maging captain seat ito pero hindi ko lang alam kung magkakaroon here in the Philippines. Anyway, para sa ating second row naman kaswabe, flat nga pala yung surface ng ating center platform kasi wala tayong transmission tunnel dito. Then, touchscreen nga pala ang adjustment ng ating climate control. Ang pinakanagustuhan ko rito kaswabe kasi meron kang orasan. Unlike sa other automobile, mismong climate lang pero ito, pwede lang makita of course kung anong oras na. Tapos yung blower fan natin and temperature and kung saan yung pinaka-direction ng ating aircon. Okay? Dito naman matatagpuan ang map lights pero pwede natin i-adjust. Meron siyang level 1 and level 2 kung gaano ka bright, tow hook, grab handle, meron kang vents. Siyempre wala rito sa gitna because we have a panoramic glass roof. Up until dito lang sa backseat ito, hindi aabot sa third row. Kawawa naman. Ah, hindi, biro lang. Anyway, ang tibay ng seat pocket natin, it's very premium. Sa ating sidings naman, Alcantara ang ating side shield with contrast stitching. You have ambient lighting and brushed aluminum yung release door handle natin. And even itong pinaka grab handle natin dito. Ito naman ang center armrest, which is very useful pa rin. Kasi bukod dito, meron kang cup holder. Tapos, very stylish na metal piece of art. Meron ka pang storage na mababaw dito. At least, nagkaroon tayo ng another storage. Okay? USB Type A and Type C dito sa baba. Kaswabe, I am behind the wheel of this BYD Tang. 0 to 100 is 4.9 seconds. At alam mo, kaswabe, ang bagsik eh, ramdam mo talaga yung G-force niya. Alam mo, starting sa 100 kilometers, para kang pumasok sa
time warp machine. Ang bilis ng 100 to 130 kilometers niya. Tapos ang mapapansin mo talaga sa kanya, once you drive ng 100 or 110 kilometers, if you need extra push of altitude ng performance niya, bagay na bagay sa iyo to, okay? Tumatakbo siya ng ganun eh, around 130-140, tapos pagbaba ka ng 100 kilometers, alam mo, nakaka-boring. Parang nagkakaroon ka ng anxiety. Bukod sa tahimik to, napaka-seamless ng electrified power niya na four-wheel drive, mararamdaman mo parang ang lungkot i-drive. Pero syempre, hindi naman nito yung pinaka-objective niya bilang tang na mid-size crossover SUV. Pero at least, alam mo yung capability niya, kayang-kaya. Ngayon, kung one happy family kayo na speed enthusiast, eh mag-e-enjoy talaga kayo rito. Anyway, ang ganda ng ng functionality kaswabe, kasi nakita nyo, inangat ko rito yung rear mirror natin. Meron siyang kasamang auto dimming. Tapos, hindi ko ngayon nakikita yung nasa likod, pero dito, while you are driving, sa ating 15-inch na command system, pwede kang mag-drive while yung lahat ng camera ng angle pwede mong tingnan. Actually, pwede ko pa itong i-portrait eh, pero maharangan na tayo. Tapos, ginawa ko, nakikita ko ngayon yung likod. This one serves as a rear digital camera. Okay, tapos lahat ng mga sidings natin pag nag-overtake tayo, lalong-lalo na pag medyo malapit tayo sa gutter, pwede natin bantayan or merong gumigit-git sa atin, 'di ba? Ang lakas maka-overtake. Nakakatuwa sa kanya lahat. Of course, we have driving assist, safety and parking assist. May mga icon lahat ng functionalities na kinakailangan natin. So sa mga bagong nagda-drive or hindi pa masyadong kabisado kung paano siya nangyayari, okay? Actually, looking on this picture, parang technology talaga siya ng Tesla, which is, alam naman natin, sa world ng electric car, talagang dalawa sila nagpapagalingan when it comes sa manufacturer ng mga electric cars, okay? Battery giant ang isang BYD, pero I like it, it's very impressive. Lalo na, yung brake calipers natin na Brembo. Kaya kahit magpabilis tayo rito, talaga naman, it's very grippy and super clumpy yung nararamdaman natin. Match with a Michelin Performance Tires. Okay? Parang ito rin yung pang-everyday ko na gulong eh. Makakaasa ka rin na super planted yung mga tires natin. Tapos, four-wheel drive pa. Sa steering wheel feel naman, I like the weight. Medyo nasa lighter side nga lang. Kahit nasa sports mode tayo kanina, medyo ganun lang siya. So, kinakailangan talagang kapitan mo na lang. Well, going next, kaswabe, sa kanyang damping system. So, McPherson and multi-link. So, sasabi ko bang worth 3 million or nag-blend ba siya? Para sa akin, okay naman. Pero may chances lang na paminsan-minsan pag merong magagaspang at maliliit na speed bumps, may gulat factor pa rin siyang nararamdaman. Unlike sa other premium luxury SUV, na akala mo, hinulma talaga yung pagkakaroon niya ng adaptive ride. Pero dito, yun lang, hindi lang siya ganun ka-perfect ng 100%. Almost 100% na rin naman yung comfortability na nare-receive natin. Nakakatuwa lang sa kanya, when you are changing your drive modes, kasi nag-expect ako, sobrang ganda eh, okay? Diba, yung command system natin, and you have a full digital display. Pag nag-change tayo, font lang talaga, literal. Eco, normal, and sport. Walang ka-arte-arte, walang kalandi-landi, ganun lang talaga siya. So, medyo kulay lang yung nagbabago yung pinaka-indication niya rito. Pero still, kunyan, naka-normal tayo. Pindutin ko rito sa center console natin into sport. Ang bilis. Talaga, ay grabe. Ramdam mo talaga yung torque niya kaswabe, yung G-force. Tsaka may, alam mo, meron siyang may time na parang magko-collapse yung utak mo sa pagkabigla ng launch nito. Yung delivery ng electrified power niya, nakakabigla rin. Hindi mo ma-anticipate. Yun yung maganda at yun yung nakaka-enjoy. Yung talagang tatawa ka, hahalakhak ka, pati yung pasahero mo maugulat. Alam mo, umabot talaga ako ng 160 kilometers per hour. Pero hindi ko na lang ipapakita. Siyempre, bawal for content purpose and sharing purpose lang dito sa nire-review natin. Battery niya naman, 530 kilometers ang range natin na kapag charge ako ng dalawang beses, una sa Trinoma. Ang napansin ko lang kaswabe, kulang na ang charging station natin. Parami na ng parami ang nagkakagusto sa electric car. Kasi ang mura ba naman eh.
kung gagastos, eto ha, napanood ko lang, may nakita lang ako, bawat 1 kilowatt power is 11 pesos. Okay, 108 kilowatt powers yung battery natin. So, 11 times 108 is, that's 1,800 pesos. Ngayon, 530 kilometers to. If you will do the math, okay, yung pabalik-balik ko ng Subic to Manila is 150 kilometers. So, ibig sabihin, meron akong times 3 makakapagbalikan ako. Bawat balikan ko kaswabe, kung naka-electric car ako, ang gagastusin ko lang ay nasa 300 plus. Unlike, kunwari, kung ginamit ko yung sports car ko, ang one-way ko nasa 1,000. Okay, nakatipid ako ngayon ng 700. And yung 700, saan mo pwedeng isave yon? So, being smart lang, well, ayun lang, naging matisyan lang muna tayo ng konti. Ikaw na lang makasagot dun kaswabe. Big savings pa rin kahit papano. Kaya yung pag nasa mall ka, ang social tingnan pag yung parking mo nasa charging, okay, napapatingin talaga lahat ng mga tao eh. Tsaka nakatambay ka lang, chill lang, walang problema. Pero yun nga lang yun, iba-iba ng system ng pag-charge. Like sa SM, salpak mo lang. Sa Trinoma, meron kang kinakailangan na i-download na application. Yun lang, okay? Ang hirap, tapos wala pang signal. Pero nakakatuwa naman kasi pag natapos, di ba? Parang another life, naka-checkpoint ka, wala kang ginastos. For me, kaswabe, that's it. I hope you had fun because me, I had fun. So, gusto kong pasalamatan si Sir Balt and BYD Philippines for letting me experience this very brilliant all-wheel drive electrified BYD Tang. Kumbaga, para sa akin, when it comes sa reliability ng electric car, nandyan ang BYD and of course yung Tesla. Kung sa mga ICE naman na applied, nandyan yung Toyota sa Vietnam nung pumunta kami. Hyundai naman ang pinagkakatiwalaan nila. So iba-iba lang talaga. Pero again, sa electric vehicle, ang BYD nandyan. Hindi ko rin dinidiscount yung iba. As of today, yan yung nakikita ko. And we are talking about facts and numbers, kaswabe. Maraming salamat, Air Spencer, binabati ko. Follow me, kaswabe, on my social media platforms. And check mo na lang yung mga other na electric vehicle review natin. Of course, we have Tesla, pero dati pa ito 2 years ago. So subscribe para updated ka sa mga rare finds natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.